Ecclesiasticus chapter 36. Maawa ka sa amin, O Panginoong Diyos ng lahat, at masdan mo kami, at ipadala ang iyong takot sa lahat ng mga bansa na hindi humahanap sa iyo. Itaas mo ang iyong kamay laban sa ibang mga bansa, at ipakita sa kanila ang iyong kapangyarihan. Kung paanong ikaw ay pinabanal sa amin sa harap nila, gayon ka dumakila sa gitna nila sa harap namin. At ipaalam sa kanila na makilala ka, gaya ng pagkakilala namin sa iyo, na walang Diyos kundi ikaw lamang, O Diyos. Magpakita ka ng mga bagong tanda at gumawa ka ng ibang kakaibang mga kababalaghan. Walhatiin mo ang iyong kamay at ang iyong kanang bisig upang kanilang maipahayag ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Magtaas ka ng galit at ibuhos mo ang puot. Alisin mo ang kalaban at lipulin mo ang kaaway. Iksi ang panahon, alalahanin ang tipan, at hayaan silang ipahayag ang iyong mga kamangha-manghang gawa. Siya na nakatakas ay masunog ng puot ng apoy, at hayaan silang mapahamak na umaapi sa bayan. Saktan mo ang mga ulo ng mga pinuno ng mga bansa na nagsasabi walang iba kundi kami. Tipunin mo ang lahat ng lipi ni Jacob at manahin mo sila gaya ng simula. O Panginoon, maawa ka sa mga taong tinatawag sa iyong pangalan at sa Israel na iyong tinawag na iyong panganay. O maging maawain sa Jerusalem, ang iyong banal na lungsod, ang lugar ng iyong kapahingahan. Punuin mo ang saya ng iyong di masasabing mga salita at ang iyong bayan ng iyong kaluwalhatian. Magbigay ng patotoo sa mga yaong tinaglay mo sa simula pa at magbangon ng mga propeta na nasa iyong pangalan. Gagantimpalaan mo sila na naghihintay sa iyo at ang iyong mga propeta ay masumpungang tapat. O Panginoon, dinggin ang panalangin ng iyong mga tagapaglingkod. Alinsunod sa pagpapala ni Aaron sa iyong mga tao, upang malaman ng lahat ng naninirahan sa lupa na ikaw ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos. Nilalaman ng tiyan ang lahat ng pagkain, gayon may mabuti ang isang pagkain kaysa sa iba. Kung paano ang bibig ay tumitikim ng sari-saring uri ng karne ng usa, gayon ang pusong nakakaunawa ng mga kasinungalingang pananalita. Ang suwail na puso ay nagdudulot ng kalungkutan. Ngunit ang taong may karanasan ay gagantihin siya. Ang isang babae ay tatanggap sa bawat lalaki, ngunit ang isang anak na babae ay mas mabuti kaysa sa iba. Ang kagandahan ng isang babae ay nagpapasaya sa mukha at ang isang lalaki ay walang minamahal na higit na mabuti. Kung mayroong kabaitan, kaamuan at kaaliwan sa kanyang dila, kung gayon ang kanyang asawa ay hindi gaya ng ibang mga lalaki. Siyang nakakakuha ng asawa ay nagpasimula ng pag-aari, isang tulong na gaya niya at isang haligi ng kapahingahan. Kung saan walang bako, doon ang pag-aari ay nasisira at siyang walang asawa ay gumagala-gala na nagdadalamhati. Sino magtitiwala sa isang magnanakaw na mahusay na nakatalaga, na lumulukso sa bayan at bayan? Kaya't sino ang maniniwala sa isang tao na walang bahay at nanunuluyan saan man siya dalhin ng gabi